Guys, for today's vlog, try nating mag-hand buffing tulad nitong mga minor scratch na to. Yan, mga minor scratches, mga watermarks sa paint, mga mancha-mancha. So guys, ang mga gagamitin natin, yan guys, na wax na natin. Not sure kung kita nyo pa. Ayan guys. Ganyan na siya kakintab. So guys, ang mga gagamitin natin sa bronco, rubbing compound, water-based siya, kaya habang ina-apply siya is pwede siyang lagyan ng lubricant na water habang na-apply. Yan itong turtle wax na polishing compound. So meron din si turtle wax na rubbing compound. So kung ano yung available sa inyo, pwede yung bronco, pwede yung turtle, pwede rin kahit ano, basta kung ano yung available sa inyo. Then yung kahit anong pabirit pa. So yung gamit ko is yung Botni. Saka syempre microfiber towel. So kada apply, ibang towel yung ginagawa natin per compound. Saka yung use na 1000 grit. Mas maganda kung 2000 grit yung gamitin niya. Pero since ito luma naman na to, halos wala na siyang grit. So guys, hindi rin to suggested na palaging ginagawa, lalo na sa mga OEM paint, yung sa mga stock paint galing cast. Masyadong manipis yung top coat. So hindi rin tayo professional na detailer, kaya pwede naman tayong mag DIY. Basta aralin nyo lang mabuti at panood kayo ng mga video sa YouTube. Sa mga professional detailer po, open po tayo sa mga suggestion para po ma-improve natin yung pagpapalish o pagdi-detailing ng car. So guys, paalala ko lang, case to case basis, pwede nyo nang hindi gamitan ng wet sanding kung yung damage naman ng paint nyo is yung mga light scratches lang. Sa case kasi na nakita nyo, oxidized na yung paint ko, then may mga scratches siya na hindi kaya ng compound. So napilitan tayong gamitan ng wet sanding. Sa pag-wet sand, kailangan banayad lang, walang pressure yung bahid ng ating sandpaper. At the same time, dapat hindi natin nagagasgasan yung base coat. Make sure lang na yung lumalabas na tubig dun sa na-scratch natin is kulay gatas pa o white lang. Huwag nating hayaan na may makayod tayo na base paint. Ibig sabihin nun is pag meron ng color yung ating tubig is masyadong manipis na yung top coat. So banlawan lang natin para mawala yung mga residue ng top coat. Then pwede na tayong mag-apply ng rubbing compound. Yung sa akin, in-apply ko kahit medyo wet pa yung paint. Eto total water based naman yung aking ginagamit na rubbing compound. So kailangan niya talaga ng lubricant na water. Pagdating naman sa rubbing compound, medyo pagpapawisan tayo kasi kailangan niya ng madiin. Kailangan natin tong idiin. So circular pattern, or pwede rin naman yung crisscross method para lang magkaroon ng even na glacier yung ating pintura o yung ating top coat. So kailangan yung mga light scratches is pantay-pantay lang, ng may ano lang, mild lang yung lalim. So kaya asahan natin guys, after ng compounding, mawawala yung kintab ng ating pintura.
So after nyong ma-compound, i-wipe nyo lang yung mga residue. Then if kailangan nyong ulitin yung compounding, is pwede nyong gawin ulit hanggat may nakikita pa kayong mga malalalim na scratches. Hey guys, nakakapagod mag compounding. So ito na yung paint. Nakita nyo, medyo glaze na siya. White, medyo white na yung ano natin. Namuti na yung top coat. So make sure lang pala habang nagko-compound kayo, so, walang sumasamang base coat doon sa gamit nyo na towel. Dapat yung clear coat lang yung sinasand natin. So or na pwede na natin gamitin itong polish yung compound ni Turtle Wax. So apply tayo ulit sa basahan, then papakintabi niya na to. So guys, ito mag-apply na tayo ng polishing compound. Ang kaibahan lang ng polishing compound versus sa rubbing compound is mas lighter yung mga scratches na ginagawa nito produce. So yung mga glacier kanina, mababawasan yon. So ipa-flatten niya yung mga glacier na nagawa ng rubbing. So mamaya makikita niyo yung output nito is makintab na. Katulad niyan, medyo mabigat din na tas yung pagpapalishing kasi kailangan mo rin siyang idiin. So apply lang ng even coat sa microfiber cloth, then i-dry mo din siya pagkatapos. So kailangan madiin din para totally mawala yung mga glacier. Nakailang repeat ako sa process kasi ang tagal ko makuha yung kintab na gusto ko. So maganda siguro guys, mag-invest tayo. If talagang hilig nyo yung ganito, mag-invest tayo ng machine. Meron akong nabili sa Lazada, a Shopee, vaping machine na sa around 1,000 plus lang naman siya. Hindi siya yung mga pang professional use, pero pang personal siguro pwede na yun. Abangan nyo na lang, i-testingin natin yon, i-upload natin yung buo, i-babap natin to ng buo, i-detail natin to ng buo. Tandaan nyo guys, nagpa-practice lang din po ako, pero gusto ko lang din ma-share sa inyo yung aking experience. Hindi po tayo professional, kaya sa mga professional detailer dyan, accept po natin lahat po ng mga opinion nyo and mga turo nyo sa amin, mga tips. Pero at least ito, inaral ko rin naman ng konti. Nanood din ako ng mga ibang video sa YouTube. And tinignan ko kasi yung mga standard process. So sana ma-achieve natin yung gusto natin. At gusto ko makita nyo yung output and hopefully makatulong din sa inyo. Guys, skip na natin yung ibang process kasi masyadong mahaba yung polishing natin. Guys, no wax. No wax pa yan. Yung konting punas na lang, nawala na yung imperfection ng paint. Nakintab na siya ulit. Kahit anong wax na paborito nyo, pwede naman. So guys, reminder lang sa mga tulad ko na sa outdoor nagtatrabaho, iwasan lang natin mag-detailing during tanghali or directly sa sunlight kasi makakasira sa ating paint. 2 minuto yung wax, tapos ipunasan natin, i-bab natin, hand bab lang. Guys, ito tips lang, huwag nyo nang gayahin yung damage ng aking paint. Alagaan natin ng wax yung ating mga sasakyan kahit anong season, rainy or summer. Dapat laging may protection sa weather yung ating pintura. Laging alaga yung ating top coat para hindi tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Yan guys, na wax na natin. Not sure kung kita nyo pa. Yan guys, ganyan na siya kakintab.
lalagay natin yung before and after. So guys, ito yung before kanina, no? Nakikita nyo, ang daming gasgas, daming marks, ang daming kalmot-kalmot. Meron din siya mga oxidize. So, nakakatuwa naman balikan na nagawa natin ng successful tong project na to. Sipin nyo guys, yung dating paint niya. Sobrang labo na at saka ang dami ng mga scratches. Again po, hindi po tayo professional detailer kaya hindi po natin master yung mga ganito. DIY lang po tayo. So, init na yung panahon. 8:30 na ng umaga. Stop na tayo guys. Mamayang hapon, siguro gagawin ko yung detailing using machine. Abangan nyo rin yung mga susunod na video. Re-restore natin itong headlight. So yan guys, sana nagustuhan nyo yung product review natin. Ulitin natin, yung rubbing compound is Bronco. Pwede rin yung turtle wax na rubbing compound, Then yung ginamit ko, polishing compound ng turtle wax. Then yung aking wax is Botni. Order ko lang yan sa Shopee. Guys, if nagustuhan nyo itong video na to, click nyo lang yung like and subscribe button. So, abangan nyo yung mga susunod natin na videos. Gagawa tayo ulit. Maraming salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo. Thank you. Have a good day.